actually, may hinaplan na na, inireklamo na namin sa ombudsman eh, para matanggal dito yan. Mas na matanggal. Hanggat maaari. Dahil kasi, tingnan mo ginawa. May empleyado si Rito, umiyak sa amin. Sasabi ko, ikako yan. Sasabi ko na siya eh. At ngayon niya, grounded na. Pin-raise na niya, si Claude Duran. Umiyak sa amin. Kuya, no, no, may kapinapirma lang ay kapagyan na huwag na rong basahin at wala isang problema ito. Buti, yung last ng kutsi, yung mabalita niya, nagpalakom ng protest, hindi na niya pinirma niya iba. Kung napirma ang kaya na, tituluhan niya. Yung makawala kaya, na yung pinipriso ba? Yung empleyado niya, titistigo rin. Sa harapan, nakikita niyo yung pinag-ibang ko, yung mga yero, ano ha? Dahil ayaw na kami papasukin. Mga kaibigan, yan po ang lupa o lote ng ating ini-interview na ibininta ni Sinro Castillo, Marife Castillo. Yan po, siya po ang nag-ahinti niyan para maibinta doon sa iba, doon sa nangungupahan. Ito, may karapatan din, alam ko bakit. Itong Tekwan, ano pangalan, itong yung sinayagaluna, ngayon, huwag mong nagkakasuan na iwinip. Mananawagan kami kay Secretary Pahi na matanggalin na niya si Senator Marife Castillo. Kasi po, kung hindi niya tatanggalin yan, marami pong mahihirap na mawawala ng lupa. Dahil pagka nagustuhan niya, gagawin niya ng paraan na mabenta o mapunta sa magkamisyon ng komisyon. Kasi nangumisyon nga po yan sa lupa namin eh. Bukod doon sa gusto nating matanggal sa rito sa ginagawa niya, yun lang karapatan nating mabalik sa inyo yung kwan lupa. Unang-una, bago sila nag-apply. Yan po ang kapanibagong kapalpakan ng Sindro Castillo ng DENR dito sa Ulunga po. Yun. Okay, ah, nakita na ninyo. Saan ka makakita? Ikaw yung DENR Sindro. Ikaw yung mag-aahinti ng lupa, ibibinta mo roon sa nangungupahan doon sa may-ari ng lupa. Yung may-ari ng lupa, yun ang aming kinapanayam. Kahit naman siguro ikaw, kung ikaw ang may-ari ng lupa, tapos may nangupahan lamang sa'yo yun, yung nandoon, tapos kinausap ka ng DENR na ibibinta na yan sa'yo, eh, siyempre, ako may-ari ng lupa, sasama loob ko sa'yo. Mabuti, partner, hindi niya na, mabuti hindi na ibenta yung lupa niya. May kapitbahay ko yan eh, yung in-interview na yung matanda. Ah, ganun ba? Kapitbahay ko yan, kapagitan lang namin, Creek, may lupa siya roon sa likuran ng aking bahay. Yung bininta ngayon, kanya yan. Hindi yun doon sa bahagi na yun. Ah, doon sa Barito. Sa Barito, mayroon siyang lupa doon, kapitbahay ko yan. Yung ibininta ngayon ni Marife Castillo, nandiyan sa Along Highway, napapuntang Kalaklan. Nako, Diyos ko porsanto. Anong klaseng, napakarami ng kaso nitong si Marife Castillo. Bakit kinukonsente pa ba ito ng DENR? O sa DENR main office, pakibuksan ninyo po yung live stream ninyo ngayon. Aksyonan na po ninyo yan. Nakababaing taong yan. Hindi malaman. Mayroon pa po na nadadagdag. Yung building umano ngayon dyan sa Pinro office, dyan sa Iba Sambales, aba, yung ginawa raw niyan, di nagpapa-public bidding na para ayusin yung Pinro office. Siyempre, kapag ikaw ay magpa-public bidding doon sa mga kontraktor, dahil si Marife Castillo ay ang taga-back bidding committee, ay alam mo ba kung ano ang kanyang ipinapanalo o mano? Ito, ayon sa source namin, yung highest bidder, yun ang kanyang pinapanalo. Sa halip na yung lowest bidder. Kasi kapag nagpatayo ka ng isang building, kung may nangungontrata na at mayroong gustong mag-bidding, ang kukunin mo para makatipid ka at kumita at maliit ang mababayaran mo, yung lowest bidder. Kasi papatayo yung building eh. Okay. Kung halimbawa, ang kontrata nung isa, 5 million, ang isa naman, 2 million, eh kanila lahat yun, itatayo yung building, saan ang pipiliin mo? Yung 2 million o yung 5 million? Di ba doon ka sa 2 million? Ay baliktad, ang binigay ni Marife Castillo, yung sa 5 million. O di baliktad, ibig sabihin, sa halip na maliit ang magagastos, ibinigay doon sa malaki. Ay baka, conclusion lang namin ito. Conclusion ko lang ito. Baka doon ibinigay
doon sa 5 million para ang ipapasok doon yung 2 million. Ayan, di ba? Conclusion ko lamang po yun. Kaya ito na naman, si Maripi Castillo ay kinasuhan na naman. Umano ito ngayon sa Office of the Ombudsman, maliban po dito sa aming in-interview na nagreklamo na po sa Office of the Ombudsman, kapiparnis po itong si DENR Secretary Ramon Pahi noong March 10, 2014. Subject po o complaint po kay Marifi Castillo ng Ulongga po ng grave abuse of authority and grave misconduct. Yan po mga kaibigan. Yan at partner, may nag-text sa akin dito, gusto ko lang linawin bibigwasan yung Barangay Barreto. Yun daw Baloy, yun daw daan papunta diyan sa may Baloy Beach. Eh hanggang ngayon lubak-lubak pa. Mga kaibigan, ito po, hindi usakop ng Barangay Barreto, Barangay Barreto, yung kalsada papasok diyan sa Baloy Beach dahil private property po ang Baloy Beach, pagmamayari po ng mga Baloy Family Incorporated. Wala po silang pakialam yung barangay yan kung lubak-lubak yung kalsada nila dahil private property po yan. Pero may tungkulin pa rin siya dahil siya barangay official. Hindi, private property yung papasok sa kanya. Hindi niya pwedeng pakialaman yung baka sabihin ng mga taga-barangay Barreto, ginamit kung ipapagawa niya yan habang si G. Baloy nakaupo ng barangay captain, baka mamaya sabihin ng taga-Barreto, ginamit mo yung pondo ng barangay para paayos mo yung kalsada nyo papasok doon sa inyo kasi private property yan, partner. Okay, mag-ambag-ambag na lamang sila dyan. Yung mga negosyante. Oh, kaya nililinaw natin mga kaibigan, private property po 'yan. Hindi po pwedeng pakialaman ng barangay. Tama. Okay rin din, maganda rin 'yon para yung pera o pundo ng barangay ay may magagamit pa sa ibang proyekto. 'Yan, oh. Mang diyan. Ngayon, mayayaman naman yung nakapwesto diyan. Puro mga foreigner 'yan nandiyan eh. Mag-ambag-ambag na lang sila para gawin yung kalsada patungo doon sa mga beaches. Ganun na lang ang gagawin nila. Private property, lililinaw ko lang private property. Baka ang pagkakalam ng iba porque nandoon yung may daan doon papasok doon sa beach resort sa may Baloy, akala nila siguro government property, private na property po 'yan. Lalabas tuloy doon na pabor 'yun kay G. Baloy kapag ginawa niya 'yon kasi private 'yun eh. Tapos gagamitan niya ng pondo pasat ng barangay papunta sa kanila, maki-question pa siya. Gamitin na lang nila sa ibang proyekto ang pondo ng barangay. Ito pa, ano pa ba yung mga text dyan sa iyo, partner? Parang nakasubsob na yung hindi, may binabasa ko, partner. Iniigit natin dyan eh. Ano yan? Mga kritiko? Hindi, yung tungkol dito kay... May binanggit ka kanina. Ano yan? Sinasabi nila, ang tawag po dyan, Diyos porsyento po. Kay Maripi Castillo. Technical, sabi niya, technical malversation yan sir. Ayan, kitaw nyo na. Kasi isa-isa natin yung text eh. Kasi kung isa kang official ng lalo ng DENR, dapat hindi ka makitaan ng bias. Mali naman yung ginagawa mo. Ito ang kasi nangyari. Yung alam nyo po ba na yung mismong na-complainant na yan, umakyat dito sa studio. Umakyat dito, dinala yung complaint niya. Nandito yung complaint niya, yung hawak-hawak ko. Na humingi siya ng katarungan na sana naman disiplinahin itong si Marife Castillo. Dahil ang ginawa niya, ibininta daw, ang pagkasabi pa nga niya ng umpisa rito, ibininta daw ni Marife Castillo yung kanilang lupa. Yun pala, inahinte ni Marife Castillo ng DENR Ulongga po ang kanilang lupa doon sa kanilang nangupahan. Ni. Mukha. Yun ang nangungupa. Yung nangungupahan mismo doon sa lupa na yon. Doon ibininta yung lupa. Doon ibininta. Ano ba yan? Kung di ba, ay nako. Dahil maraming ganyan na insidente na. Alam mo partner, dyan sa may amin, doon sa may garahe ng aking tricycle. May tinuturo siyang ganun. May pumuntang foreigner, tinuturo niya yung lupa na yon. Ngayon ang sitahin ko, bakit? Amin ho ito. Asan yung papeles nyo? Sino nagsabing sa inyo ito? Balis kayo, baka ipahuli ko kayo sa pulis. Ang dami kayang ganyan. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan, lalo na yung may mga asawa ng mga foreigner. Karamihan po na binibiktima ng mga tiwaling mga ahente ng lupa
ay yung mga asawa ng foreigner na alam nila may pera, hihingayan niya ng 10% deposit. 10% nga. Deposit, eh, tapos pag ang tawag dito, binirify nyo na yung lupa sa DENR, patong-patong po yung may nagmamayari ng lupa. Tinalakay po namin yun, ha. Hindi ko po sinasabi na yung tinalakay ni Johnny na maraming namimiktima, hindi ko sinabi na kasama na si Castillo sa namimiktima ng mga buyer. Kaibigan ni paring Johnny. Ay, sinakyan ko lang yung sinabi ni Johnny. Hindi, totoo yun kasi. Maraming nangyayari dyan. Actually nga, may mga nakadimanda na dyan, eh. Mm. Oh, itinuturo. Hindi ko rin sinabi na dinimanda na si Castillo. Alam mo, nangyayari dyan kasi, ganito yan. Oh. Pag yung may mga lote kasi dyan sa mga bareto, na wala pang nagmamayari. Mm. Ay, nagmamayari pala, pero hindi napapasyalan ng mayari. Mm. Ang nangyayari ganito, pag nasilip nung isang ahente, nabay, asawa ka ng foreigner. Mm. Ma'am, gusto niyo bumili ng lupa, mura lang. Yeah. Titingnan natin dito. Saan yon? Dito sa barangay Bareto. Kukunan ng picture yan, ipapakita doon sa foreigner, ituturo kayon. Pwede ba makita? Ituturo kayon. Yun. Hindi ko rin. Ang sasabihin ngayon, ma'am, baka pwede kayo magbigay ng 10% doon sa presyo na nitong lupa para kami na mismo ang mag-aayos ng lupa dyan sa DENR. Oh. Hindi ko rin sinabi na kinausap ni Maripi Castillo na, oh, tingnan mo yung lupa dyan. Hihingi ako sa'yo ng 10% dyan. Benta ko sa'yo yan. Di ba? Maribi! Kababae mong tao. Ngayon lang ako nakakita. Napakapalan na lang talaga ng mukha. Grabe kakapal ng mukha mo, Maripi Castillo. Ay, nako. Hindi na, lagpas na tayo sa 1 gramo. Ano? Ay, grabe ka na. Ano ba yan? Unang-una, ibininta mo yung mga kahoy sa forestry na walang permit to transport, walang permit. Nabisto ka. Oh. Pangalawa, kinasuhan ka ng mga empleyado dyan dahil inihingian mo ng tag-1,000 o mano ang kanilang mga traveling allowance. Mm-hmm. Oh. Pangatlo, inahinti mo ang lupa ng nagmamayaring lupa. Ano ba yan? Tawagan kaya. Yung mismong binintahan mo, nangupahan yun doon sa nag-complain. 10%. Tama nga sabi ni paring Johnny. Ibigan mo yun. Tawagan nga natin minsan itong si Maripay para para malaman niya, sagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Kaya, imposible. Sekretary Pahe, kapag hindi mo pa sinibakyang si Castillo, ay baka nakinabang ka dyan kay Castillo. Grabe na po, kakapal ang mukha. Allah. Bakin mo na yan. Allah. Grabe na yan. Ako po si Johnny Reblando. At ako naman si Tommy Abili. Kami ang Bigwas!